bibigyan ako kasi niya. Kasi mga mall, humihingi ng pagkain sa akin yan. Tignan mo? Tignan mo? Porque tingin ako na bababol sa iba ka naman nagpapaspong. Mm. Pongay, huwag kang didikit dyan. Alam mo, opportunista yung si Buda. Eh, may pinababaon niya ako dyan sa kanya eh. Oh. Ano yun? Ano kaya, yun? Kaya idol Pongay. Anong pinababaon mo sa manan loob? Hindi. Basta alam na namin yan yung sa Waypro. Tapos, iyog-iyog mo. Gagi yung ano? Yung way? Yung way? Oo. Iba yung laman ng way namin yun eh. No? Nagkaganong ka pala, Buding. Bakit hindi ka naman lean? Uy, naku, tita. You're getting to my nerves, ah. Ayan na. Ayan na siya. Pwedeng, pero promise, ah. Ang ganda na ng katawan mo ngayon. Wala na, John. Kaya nga, naalala mo dati, nagpapapicture ka sa akin kung saan-saan halos umakyat na ako sa bubong para lang yung anggulo mo mapayat ka. Hindi ko talaga makuha, day! Yung chan mo talaga, day! Lang, hindi ko ma-imagine ang Buding na walang chan. But kaya nga, preview naman, no? Patingin ako, be? Pa-preview? Buding, may bra ka ba? Kaya nga! Ay, wala ka bang bra? Baka meron? Hype nito. Baka kailangan mo daw siyang sponsoran. Oo, yung mga spongy mo dyan. Sponsoran mo daw ng sports bet. Ay, naku, te. Wala na. Buong buhay ko, nabigay ko na kay Buding. Nawala si Buding, ano? Baka ano, may kinuha lang or something. Oh. Hi, Boss Mark! Kamusta sa... Ay, anong tambay topics na? Buding, magbigay ka nga ng topic. Mag-isip ka naman, no? Ako maisip, ah. Siya lagi. Wala ka naman talaga yung isip mo. Ano yan yung Silver Star? Wala. Gift din. Oy. Pain gift. Paro-paro, B. Ano ba? Ano topic ba na hindi Twitter? Volleyball. Topic at itindi nung last, na-prankol ako niyan. Anong oras na? Yung prankol ko si Buding, sabi ko, magsususpend ko yung account niya kasi nagmura siya sa stream. Oh. Ah. At yun din, ito na lang, kasi isa to sa mga nag-trending na mga clips ninyo. Hmm. Bakit yung Choco Mucho lagi nang-aaway ng referee? As a mother ka nga rin. Nakita ko nga rin, sobrang funny. Tapos ang daming mga TikTok videos. Oo, mga clips. Oo, ang galing nga, they edited it. Sobrang funny. Pero ewan ko sa mga batang yun, Gina G sila makipag-away sa mga referee. Pero pag ikaw, partner, nakikipag-away ka sa referee. Sabi mo, mga days din tayo. Hindi naman ako nakikipag-away. Like, talaga sila kasi sumusugod sila eh. Parang, ako parang, ha? Oo, nagkakaala lang. Alam naman na you can't nag-inarte lang sa referee, diba? Oo, inarte lang. Pero ano magagawa ko? Hindi naman ako captain, diba? Hindi naman ako coach. Hindi naman, naman sila support. Captain lahat. Lima nga sila sumugod. Ano captain sila? I know of my place. Ganun na lang. Taga lang si Ate din. As a mother. Taga-awat na lang ako. Kasi si Coach O, ngayon mo lang siya, diba? Naka... naging coach. Kamusta yung account? Tapos yung ginagamit ni Coach O pag may guessing, but now he has his own account. And he goes around Kumu, coming up in streams. Okay. Malay mo, may umakit na. Anong mga experience mo sa kanya on and off the court? Pag sa training, siyempre, keep it professional. Ano yung highlight niya na ano? Like, technique or program or part of his program na... Kasi ate, ang lala mo talaga ng PVL. Parang, hala, actually, Ateneo verse. Ang galing, as in bumalik talaga. Wait, I have to credit si Coach Mona. Coach Mona, si Mona Bagatsi. Umayos ko, batchmate kayo. Batchmate ba? She's 1 year higher sa akin. Kasi siya talaga yung tumutok sa amin ni Mona.
Madam Danzel sa training. Kasi syempre, like, di ba, with, when it comes to sa coaching staff, parang may kanya-kanyang, like, position sila na hinahanda. Like, si Coach O, tsaka si Coach Demi, si setters, tsaka si spikers, swing spikers, si Coach Edwards, sa middle blockers, si Coach Mona naman sa amin. Yun talaga. Basta si Mona sa libero. So, I really have to credit her na pinagpasensyahan niya kami dahil. Pero si Coach O, na-appreciate ko yung pagiging meticulous niya. Very detailed siya when it comes to, like, practices and kahit na paulit-ulit yung ginagawa namin sa practice, like for me, it's volleyball is about muscle memory, kaya for me it makes sense na paulit-ulit yung ginagawa. So quality training lagi. Off the court naman ate, nasutuwa kasi ako kay Coach O. I mean, never ko siya naging coach, pero like he randomly sends you messages na about volleyball, or kaya naman nung hindi na ako nag-volleyball, as in, wala lang nangangamusta, tapos, sabi kasi, sabi kami nagka-COVID ni Coach O. Tapos, parang one time, nasa Boracay kami, bigla lang din siya nag-send randomly na ano, uy, galing ako dyan, tapos, hahaba na yung chikahan. Nakatuwa, parang ang approachable niya. Ano. Anong fondest memory mo with Coach O? Oh gosh. Parang we haven't known each other for that, no? To have a fondest name. Talaga? Manalang ako, fond na ako dun sa IG message. It's not really a fond memory, but like a memorable event. Nung PVL bubble, yung kalaban namin yung Petrogas. Like, I'm not trying to make an issue. Like, with this, but like tumatak sa akin yung, syempre it was a controversial thing. I'm not sure if umabot siya sa labas ng bubble na kasi nag-cramp si Reg nung latter part ng game, crucial part ng game against Petrogas. Tapos syempre tinigil ng officials yung rally kasi nagka-cramps na siya, she can't go on, and then the coach of Petrogas got mad na bakit tinigil. And syempre, parang for him ata pabor yung rally niya sa kanila. Mm-hmm. Pabor yung rally sa kanila.